Sir, gising na po si ma'am. Sigaw ng babae, kaya nataranta ako. Hindi ko na hinintay na mahuli ako. Diretso ang paghawa ko sa railings at tumalon ako sa dagat. Nang umahon ako sa tubig, ay nataranta ako nang naramdaman ko ang pagtalon ng isang tao, kaya tumalsik ang tubig sa mukha ko. Agad akong lumangoy pabalik sa dalampasigan. Ngunit hindi pa man ako nakalayo, ay may biglang yumakap sa may tiyan ko, kaya napatili ako at sinuntok-suntok kung sino man ang humawak sa akin. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Sigaw ko at pinagpatuloy ang ginagawa. Hey, hey, it's me! Napasinghap ako at tumigil sa pagsuntok sa mukha ng lalaki. Nang naibaba ko ang kamay ko, ay namilog ang mata ko nang makita kung sino ang nasa harapan ko. Kutaro? Nangilid ang luha sa aking mata. Don't be scared. It's me. At hinila niya ako patungo sa dibdib niya. Hindi ako makapagsalita at hinayaan na lang siyang dalhin ako sa dibdib niya. Nanginginig ang kamay ko at totoong natakot ako. I'm sorry for kidnapping you. Bulong niya at may inutusan siya na magbaba ng salbabida. Nanginginig ang labi ko sa ginaw habang nakaupo sa upuan. Hindi umaandar ang yate pero nasa may malalim na parte na kami. May tuwalya nang nakalagay sa katawan ko pero tumutulo pa rin ang tubig dagat galing sa buhok ko. Here, drink this. Lumuhod sa harapan ko ang basang-basa na si Kotaro na may dalang baso ng mainit na inumin. Akmang ibibigay niya sa akin, ngunit iniwas ko ang tingin ko at kinuyom ko ang kamao ko. Bumuntong hininga siya. I'm sorry, alright? I just want to see you and be with you. Nagdagis ang bagang ko at tiningnan siya. At ito ba ang paraan mo? Nadukutin ako? Akala mo ba ay natutuwa ako? Akala mo ba ay kikiligin ako? Hindi siya sumagot. Takot ako, Kotaro. Ani ko at tumulo ang luha sa aking mata. Hindi biro ang ginagawa mo sa akin, ha? Paano kung iba pala? Paano kung hindi ikaw? Babalik pa kaya akong buhay? Kinagat ko ang labi ko at natawa. At ang daming simpleng paraan para makita mo ulit ako. Alam mo ba na umasa ako? Umasa ako na hahanapin mo ko. Akala ko ay ayaw mo na sa akin dahil hindi ka na nagparamdam ulit. Pinalayas ako ng nanay mo. Pinamukha niya sa akin na hindi tayo bagay. Na mahirap kami at mukhang pera. Umiling siya at tiningnan ako. Please, don't say that. Bakit hindi? Totoo naman, hindi ba? Mukha kaming pera. Siguro sinabi ng nanay mo na lumayas ako. Namutla siya. Umiling ako. Hindi ako lumayas. Hindi ako nang iiwan ng tao, Kotaro. Hindi ako basta-basta nang iiwan. Lalo na kung mahal ko. Ikaw, natiis mo ako ng ilang buwan. Alam mo ba na nangungulila ako sa'yo? Tumulo ang panibagong luha sa aking mata. But I am here now. Nandito ako para kunin ka muli. Para ibalik ka sa akin. Tingin mo ay babalik ako doon? Iinsultuhin lang ako ng nanay mo. Then we will leave here. Bibili ako ng lupa. Dito na ako titira kasama ka. Basta bumalik ka lang sa akin. Binaba niya ang dala niyang baso at hinawakan ang kamay ko. I love you, Venice. At ilang buwan akong nagpipigil na lapitan ka. Ilang buwan kitang tinanaw sa malayo. You are happy without me. Bulag ka ba? Naiiyak kong sabi. Tingin mo masaya ako? Baka iba ang tinatanaw mo. Shh! Pagdatahan niya sa akin at pinunasan ang luha ko gamit ang kanyang kamay. Ang ganda-ganda mo pa rin kahit umiiyak. King ina mo! Hindi ko maiwasan ang magmura. King ina mo talaga! Shhh!
Calm down now. I am here. Tumayo siya mula sa pagluhod at niyakap ako. Tulala akong nakatingin sa salamin dito sa cabin kung saan ako nagising kanina. Basang-basa pa rin ang buhok ko pero may roba na sa katawan ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Kotaro nga ang nakita ko ngayon. Hindi naman ako takot na tumalon sa dagat dahil marunong naman akong lumangoy. Takot ako sa buhay ko dahil baka hindi ko na makita ang pamilya ko at baka hindi ko na rin makita si Kotaro. Napalingon ako sa may pinto nang mahina itong bumukas. Kumunot ang noo ko at nag-expect na si Kotaro ito, ngunit iba ang nakita ko. Debbie? Yukong-yuko siya habang may dala siyang paper bag sa kanyang kamay. Ramdam ko ang takot niya sa akin dahil kita ko ang panginginig ng kanyang kamay. Bakit ka nakayuko? Tanong ko, ngunit nang maalala ko ang ginawa ko kanina, napagtanto ko kung bakit siya takot sa akin. Siya pala ang napalo ko ng unan at tinulak papasok. Kinagat ko ang labi ko at mahinang natawa. Sorry, ani ko at sinilip ang mukha niyang yukong-yuko pa rin. Hindi ko naman alam na ikaw yun. Palagi na lang ikaw ang nakatikim ng ganun sa akin. Bakit ba kasi ikaw ang sumama sa siraulo mong boss? Napaangat siya ng tingin sa akin. Trabaho ko po kasi ito, ma'am. Hindi na ako nagsalita at ibinalik na ang tingin sa salamin. Now, ano na ang gagawin ko ngayon? At ano ang plano ng Japayuki na yun sa akin? Hindi niya ba ako ibabalik? Baka nag-aalala na ang mga magulang ko, lalo na si tatay. Ma'am, susuklayan po kita at i-blow ang buhok niyo po. Medyo nag-aalinlang ang wika ni Debbie sa akin. Siguro dahil sa takot pa rin siya. Tumango ako at hinayaan na gawin ang kanyang trabaho. Ngayon ko lang na-realize na ang putla-putla ko pala. Ang pangit ko tuloy. Habang sinusuklayan ako ni Debbie, hindi ko maiwasan ang mapatingin sa kanya sa salamin. Focus siya sa pagsuklay sa akin, kaya hindi niya napansin na nakatingin na pala ako sa kanya. Maganda si Debbie. Para siyang Koreana sa totoo lang. Mahinhin, maputi, at ang haba ng pilikmata. Humuso ako. Kung hindi lang siya kasambahay, para siyang anak ng isang mayaman. Debbie, ilang taon ka nang nagtatrabaho sa poder ni Kotaro? Kuryoso kong tanong, kaya napatigil si Debbie sa pagsuklay sa akin. Nang nagkatinginan kami sa salamin, ay agad siyang yumuko. Malapit na pong mag-isang taon, ma'am. Umawang ang labi ko. Akala ko ay sobrang tagal mo na. Huwag lalaki ang ulo mo, ha? Pero para kang anak mayaman. Po? Namilog ang mata niya at kita ko pa ang paglunok niya. Paano niyo naman po nasabi? Nagkibit balikat ako. Wala lang. Ang ganda mo kasi tapos ang kinis mo pa. Nakakainggit nga eh. Ang pino mo pa kumilos. Hindi naman siguro mayaman lang ang ganun, ma'am. Ganito na talaga ako kumilos. Tumango ako at hindi na nagtanong dahil ramdam ko ang kaba niya. Sa boses niya pa lang na nanginginig, ayaw ko naman na mahimatay siya sa kaba. Hindi naman ako kriminal na tao. Ang totoo niyan, ang Japayuki na iyon ang dapat ikulong eh. Daming kriminal na ginawa. Kidnapping. Mga ganon. Saan kaya siya nakakuha ng ideya na yon? At talagang bihasa ang mga tauhan niya, ha? King ina talaga. Hindi na talaga ako nagmumura eh. Pero hindi ko maiwasan. Ma'am, yung cake na hinanda niyo po noong birthday ni Sir. Napatingin ako sa kanya at bigla kong naalala ang cake na iyon. Bakit? Ano ang nangyari? Inamag ba? Tipid na ngumiti sa akin si Debbie at saka umiling. Hindi po, ma'am. Binigay po namin ni Mary kay Sir. Kinain niya po. Ang lungkot nga po niya eh.
Kumirot ang puso ko sa narinig. Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos? Medyo nag-aalinlangan ko na pagtanong dahil natatakot ako sa mga malalaman. Ilang araw po siyang nagmukmok, ma'am. Sagot ni Debbie at nagpatuloy na siya sa pagsuklay sa akin. Tapos makalipas ang ilang araw, narinig na lang po namin na nag-resign na po siya as Executive Vice President ng Watanabe, company po ng mami niya. Namilog ang mata ko sa nalaman. Sabi po ni Mary, matagal na raw na may alitan ang mag-ina, ma'am, at mukhang ngayon lang naglakas loob si Sir. May sarili naman po kasing kumpanya si Sir, ma'am, at ang mami niya po yata ang nagpumilit sa kanya sa posisyon na yan na ayaw niya. Grabe, ang daming chika ng babaeng ito. Parang alam na alam, ma. At siguro dahil mahal ka po ni Sir, kita ko na sobrang miserable niya sa araw na yun nang malaman niya na pinalayas ka ng mami niya. Pero sinundan ka po niya, hindi lang po nagtangkang lumapit. Lumabas ako sa cabin nang may damit na ako. Gabi na at ang ganda tingnan sa labas, lalo na ang mga lights ng building sa malayo. Kalmado lang ang dagat kaya parang wala lang ang yate na sinasakyan ko. Parang wala kami sa dagat. Humawak ako sa railings at pumikit. Pinakiramdaman ko ang simoy ng hangin, ang presko at ang sarap lang hapin. Please don't jump again. I'll freak out. Naimulat ko ang aking mata at napalingon sa nagsalita. Bumungad sa akin ang nakaroba lang na si Kotaro na may hawak na wine glass sa kanang kamay niya. Napaharap ako sa kanya at humigpit ang hawak sa railings ng yate. Hindi naman ako tatalon. Tumango siya at seryoso akong tiningnan. Good. Where is your ring? Kumunot ang noo ko. Ring? Umigting ang panga niya. The ring that I gave to you. Patay. Napatingin ako sa daliri ko sa kaliwang kamay ko at napalunok. Ibinalik ko ang tingin ko kay Kotaro at awkward akong tumawa. Hinubad ko. Kumunot ang noo niya. Why? Akala ko kasi ay ayaw mo na sa akin. Malay ko ba? Ayaw ko namang masaktan Kotaro kaya hinubad ko ang singsing at itinago. Bumuntong hininga siya. Fine, I'll give you another one. Hindi na ako nagsalita dahil sa awkward atmosphere. Ngunit nang humakbang siya papalapit sa akin, biglang bumilis ang tibok ng puso ko kasabay ng unti-unting pangangatog ng binti ko. Sobrang gwapo niya ngayon, lalo na sa suot niyang roba. Ang hot niya. And we are going to get married again, Venice. For real. Huh? Napasingap ako at napatakip sa aking bibig nang bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ko at ibinaba niya ang inumin niya na wine. May kinuha siya sa ilalim ng roba niya at halos hindi na ako makahinga sa nakita. Sing-sing. Kotaro? Tumingala siya sa akin. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa, Venice. We're both old enough at alam ko na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. This fucking billionaire is in love with you. Am I going to thank the coffee you spilled on my shirt at the restaurant before? Because of that, I met you and I got to know you. Nanginig ang labi ko at halos pigil hininga ang ginawa ko. Now, I sell Venice Reyes. Will you be my wife? Will you be a Monteverde for real? Yes or yes? Natawa ako sa huli niyang sinabi kahit halos maiyak na ako. Grabe, wala ba akong ibang pagpipilian? Pinunasan ko agad ang luha na tumulo sa mata ko. Umiling siya. There's no way na tatanggapin ko ang pagtanggi mo. Hindi ko hayaan na hindi mo ko pakakasalan. Hindi ako nagsalita. Baby, are you going to say yes or not? Aniya
tila naiirita na. Suminghap ako. Yes, pakakasalan kita, Kotaro. Mahal na mahal kita. Nanginig ang kamay ko nang inilahad ko iyon sa kanya. Sobrang laki na ng ngisi niya habang unti-unti niyang inilagay sa ring finger ko ang singsing. Nang matapos ay tumayo siya at sinunggaban ako ng halik sa labi at sa noo. I love you, my wife. Bulong niya sa akin matapos akong halikan at niyakap ako. Hindi pa man ako nakasagot ay napalingon na ako sa likod ko nang bigla akong nakarinig ng pagputok ng fireworks. Napasinghap ako at naluhas sa nakita. Wow! Ang ganda! Napatingin ako kay Kotaro. Plano mo to? Tumango siya at hinalikan ako sa pisngi. Yep, ayaw ko na bumalik tayo sa uno. Gusto ko na pakasalan ka diretso nang hindi ka na talaga makawala sa akin. Ngumuso ako. Kailan ang kasal? Ngumisi siya. After everything is settled, first, let's meet your parents and mine. And I don't freaking care if my parents approve or not. I just want them to know that I am getting married for real. Napatingin ako sa singsing at halos mapunit na ang labi ko sa laki ng ngiti ko. Ang ganda ng singsing. Perlas. And here's a bouquet of flowers, my wife. Halos hindi na tumikom ang bibig ko dahil sa sunod-sunod niya na sorpresa. Nagkatinginan kami ni Kotaro matapos kong tanggapin ang bulaklak. Kita ko ang kasabikan sa kanyang mata kaya alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. Napasinghap ako at nakaramdam ng kaunting sakit sa likod nang isinandal ako ni Kotaro sa pader dito sa loob ng cabin at sinunggaban ako ng halik sa labi. Agad kong inilagay sa kanyang magkabilang balikat ang aking kamay at sinuklian ang kanyang halik sabay pikit ng aking mga mata. Pareho kaming sabik, pareho kaming uhaw, pareho kaming nangungulila sa isa't isa, kaya naman ay hindi ko masisisi ang aming mga katawan kung ganitong mag-react sa kaunting hawak. Sinabayan ko ang paggalaw ng kanyang labi at habang ginagawa namin iyon, naramdaman ko ang paghawak niya sa may bewang ko pababa sa aking suot. Nang nasa kaliwang binti ko na ang kamay niya, hinaplos niya ito at walang sabi-sabing, hinawakan niya at inangat patungo sa bewang niya. Mas idiniin niya pa ang sarili sa akin, kaya mas lalo lamang akong nag-iinit. Nang bumaba ang kanyang halik sa aking leeg, ay napatingala ako at napakagat sa ibabang labi. Ito na ba? Ito na ba ang legit wasak era ko? Napakapit ako ng husto sa kanya nang lumipat ang kanyang labi sa aking balikat at doon gamit lang ang kanyang ngipin na ibaba niya ang aking spaghetti straps at uminit ang pisngi ko nang na-expose ang pananim kong papaya. Tumigil sa paghalik si Kotaro at mapungay akong tiningnan. Can I? Tanong niya gamit ang kanyang malambing na boses sabay tingin muli sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na niya ako sinagot dahil nagbaba na siya muli ng tingin at tumuka na. Are you ready to make love with me, Venice? Hinawakan niya ang baba ko at pinaharap niya ako sa kanya. Hindi ako sumagot kaya itinagilid niya ang ulo niya sabay liit ng kanyang mga mata. You know, once you say yes, there's no backing out. Napalunok ako. Hindi ko maiwasang kabahan. May dapat bang i-back out? Normal lang naman ito eh. Mag-asawa naman tayo. Umiling siya at ngumisi sa akin. Bakit? Naibaba ko ang tingin ko sa imbutido niya. Sobrang laki ba niyan para mag-back out ako? What the f- Nagulat ako nang bigla siyang humagalpak ng tawa. Napasimangot ako at mahina siyang itinulak. Inayos ko ang damit ko at inirapan siya. Huwag mo nga akong tawanan.
Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Anong sabi mo? Kung malaki ba ito? Sobra. Kinagat niya ang ibabang labi niya. At ayaw kong mabitin, Venice. I'll make love to you over and over again hanggang sa pareho tayong mapagod. At doon, may bugbugang nagaganap.